Welcome back mga bossing, andito na naman tayo sa isang video kung saan ang ginagamit natin strategy ay aqua plant, aqua strategy. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe. Oh, kakalaro natin, oh my, tatlong dusk ang makakalaro natin. Pero bago natin simulan, ito, shoutout muna tayo dito kay Lance Liwanag, habang chinecheck natin yung mga card. Shoutout tayo kay Lance Liwanag. Nagkapa-shoutout siya. Wash out, boss. Pinahirapan mo ako. Kung hindi pa sinabi ng katrabaho ko kung ano ibig sabihin ng wash out, hindi ko malalaman na shoutout pala ang ibig sabihin nito. So ayun, balik tayo sa laro. Okay, unang round, gamit tayo ng spicy surprise at dalawang upstream swim. Okay. So yan ang gagawin natin. Gumamit siya ng Mystic Crush, Zero Cost Card, Allergic Reaction at Prickly Trap. So 2 energy lang ginamit niya. So 1 energy natira. Okay, so hindi niya magamit yung Chomp. Yan yung iniiwasan ko, yung Chomp. Dahil sa lahat ng dust niya, isa lang yung merong Snail Shell, yung front dust lang niya. Yung back lane niya, nag-fear. Yung balloon. So round 2, gamit tayo ng Shell Jab at Spicy Surprise. Hindi ako takot ng balloon dahil una akong titira. Ang balloon nakaka-fear yan. Zero cost card pa. So yan na nga, yung Chomp siya at Allergic Reaction. Tapos Mystic Crush and Allergic. So wala siyang energy ngayon. 2 energy lang siya. Hindi pa rin niya magagamit yung Chomp ng front dusk niya. Okay, ang discarding ngayon, magtilaok na manok. Okay. Gamit lang tayo ng Swift Escape para mabasag yung, para maano siya, pero most probably stun ako. Tapos gamit tayo ng October Treat if ever, kasi napansin ko tira siya ng tira na medyo hindi siya nagre-reserve ng energy dahil ang dami yung zero cost card. So malamang sa malamang titira to. So gamit tayo ng Shell Jab, ng Swift Escape at October Treat. If ever tumira siya, hindi tayo mabawasan. Okay, that's good. Gumamit lang siya ng Snail Shell. So 1 energy, 3 energy siya ngayon. So nagtipid siya. Tapos nasan yung ating aqua. Okay lang yan, gagamit tayo ng Tail Slap. Zero cost card naman yun. Huwag kayong manghihinayang sa Tail Slap para mag-gain ng energy, diba? Yun yung iniisip ng tao, sayang Tail Slap. So gamit, kung may stun ka, gamitin mo yung Tail Slap para mawala yung stun. Zero cost naman yan, okay lang yun. So gamit tayo ng Tail Slap, October Treat, kasi sigurado ako titira yan. At sigurado rin ako na magagamit yan ng balloon. Tapos gamit tayo ng Prickly Trap. Yung October Treat, pang okay, nagpas din lang siya. So nagre-reserve siya ng energy. So maganda rito, na-damage natin siya. So next round, meron siyang 5 energy. So hindi ko alam kung bakit hindi niya ginamit ng balloon. Pero kung baka wala siyang balloon. Ngayong round na to, daming card ng aqua natin, pero ang pagkakaiba lang ay wala tayong energy. Kulang, dalawa lang energy natin. So ngayong round, hindi ko sasayangin yung ano, kasi 5 energy siya, kayang-kaya niya tayong i-burst. Ang gagawin natin, magpapas. Pass na lang tayo. Medyo sisirain natin yung ano niya, yung strategy na ginagawa. So expect niya, gagamit tayo ng energy dahil all throughout ng rounds, gumamit tayo lahat ng energy. So ngayon, 3 energy ginawa niya. Okay, balloon. Tapos allergic and chomp. So wala na yung plant natin, pero okay lang yan. Since siya naman ang walang energy, tayo naman ang attack. So gamit tayo yung Tail Slap, Crimson Water, Swift Escape, at Star Shuriken. Iniwan ko yung Tail Slap if ever na ma-fear ako na galing sa Chomp or ma-fear ako galing sa balloon, matatanggal ko yun. Okay, gumamit siya ng dalawang Chomp. Hindi niya tayo ma-fear. Hindi niya tayo ma-stun, sorry. No? Pero ma-fear niya tayo. Ma-fear niya tayo gumamit siya ng balloon, pero okay lang yun dahil gagamit lang tayo ng Tail Slap para mawala yan. Dalawang Tail Slap siguro, no? So 2 energy siya. So baka mag-pass to eh. Baka mag-reserve siya ng energy para sa back lane na dust niya. So tayo naman,
kakapusin tayo sa energy kung hindi tayo gagamit ng 2 tail slap. Ay, okay. Gumamit pa siya ng energy. Okay. So, hindi ko malalaman kung ano yung ginamit niya. So, let's just say na minus 1 energy, 3 energy siya ngayon. Assuming ko lang yon. Assume lang na 1 energy lang ginamit niya. Okay, ngayon round na to, gumamit tayo ng Crimson Water, Swift Escape, at dalawang Star Shuriken. So, dito natin ma-check kung 3 energy siya o 2 energy na lang. O, 3 energy siya, na-stun niya tayo. Okay, so hindi pa tayo na-burst. Mayroon pa tayong buhay. So, gamit tayo ng Tail Slap. End na natin to. Okay, sure na ako. Wala na to. Okay, makakalaro natin ngayon ay may mga cute bunny. Cute bunny! Yung kaniyang Dusk na reptile. Ah, Dusk na Termi. Okay, dalawa siya. Wow, mahirap. Okay, ngayon ground, gamit lang tayo ng dalawang shell job at dalawang prickly. Okay, so yung cute bunny na yan, o yung terror champ, is mag-a-apply siya ng fear for 2 rounds. Pag na chain. Anong ibig sabihin ng chain? Okay, for example, yung mid dust niya, gumamit ng cute bunny. Yung front plant niya, gumamit ng disguise. Chained yun. Or what if mid and back lane niya, gumamit ng basta bug card para ma-chain yung para mag-activate yung skill ng cute bunny. Ayan no, Mystic Rush tapos cute bunny. So nag-activate yun. Okay, wala siyang nanakaw sa atin dahil ginamit natin lahat ng energy natin. Siya, 2 energy lang siya ngayon. Dahil ginamit din niya lahat ng energy niya, nagbaka sakali siyang makanakaw. So ngayong round na to, wala tayong possible na tira. Mahirap na kasi tumira. Pagka yung front aqua natin, tinatira natin to, mabagal to dahil nag-mystic crush siya. So wag na tayong tumira, pass na lang tayo. Ayun o, tawag ito, ang cute bunny siya, dalawa, kaya nag-activate yan. Ang mahirap dito sa cute bunny, 2 turns kang naka-fear. 2 turns, so dalawang energy yun kumbaga. Unless tirahin ka niya, tsaka mawawala yun. Ngayon, gamit tayo ng Spicy Surprise at tsaka Vegetal Bite. Try natin magnakaw pero baka hindi tayo makanakaw. Okay, minus 1 energy. Sayang no, dami yung disguise na ginawa. Kung mabilis, kung mabagal lang yung plant natin, mananakawan natin. Kasi itong plant ko, mabilis siya. Mabilis-bilis pa to. Okay, so minus 1. Nag-gain siya ng dalawang energy dahil sa disguise. Yung disguise nga pala, zero cost card yun. Once na i-combo, yung skill naman ng zero cost card na yun na disguise, once na kinobo niya sa plant yun na card, magigain pa siya ng energy. So ngayong round na to, plus 2, 4 energy siya ngayong round. Ngayon, tayo gagawa, ano tayo, Angry Lamb, upstream swim, tsaka Swift Escape, yun lang yung gagawin natin. So meron tayo 99 defense, so 106 yan. Okay, na-burst na natin yung kanyang plant. Siya, Mystic Rush yung allergic reaction, dalawa. So 4 energy siya ngayon. Ngayon, gain tayo ng energy, so kampante na ako, wala na yung plant niya, wala na magnanakaw. So gamit tayo ng dalawang tail slap para makagain tayo ng energy. Since round 5 naman na ngayon, round by round 6 kaya nang mag marirefresh na yung ating cards. Madadagdagan na. So gamit tayo October Treat, Vegetal Bite, tsaka Prickly. So yun yung gameplay natin ngayon para mabawasan natin siya. Okay, nag-reserve lang siya ng energy. Minus 1. Buti naman, binigyan mo kami. Okay, so 5 energy siya ngayon. Bawas na yung kanyang Dusk Mid. Ngayon, round na to. Defense lang tayo. October Treat, Vegetal Bite, Spicy Surprise. Okay, so
kung gagamitin niya lahat, di tayo makakanakaw. Pero ang dami niyang energy, lima eh. Tapos gamit lang tayo ng Swift Escape, Crimson Water. Ang use ng dalawang to, para mabasag na, sa, marami siyang ano, cards. So maramang mataas yung gagawin niyang shield. Ayan na nga. Stun tayo, pero okay lang. Kahit stun tayo, okay lang yan. Kasi by next round, makakuha tayong tail slap, mawawala yung stun natin. So gamit siya ng tatlong energy. Okay, nag-Misty Crush pa siya. Okay, yan. So nawala yung fear natin kasi in-attack na tayo ng isang beses. So umatak tayo na gamit na October Treat kaya nawala. Minus 1 energy pa siya tapos na-burst pa natin siya. So 3 energy siya ngayong round. Ngayong round na to, kung a-attack yan, so nag-iisip to, pass lang tayo, tanggalin lang natin yung ano natin, yung stun natin. Gamit na tayo ng Tail Slap tapos pass yan. Malamang magka-pass to, hindi na mag-activate yung Terror Chop niyan eh, yung Fear. So mangyayari dyan, pass lang. Kasi kailangan niya mag-gain ng energy. Okay, hindi siya nag-pass, gusto niya i-burst. Okay, so mali ako. Okay, pansinin niyo, yung Terror Chop niya hindi mag-activate. Alam niyo kung bakit? Kasi chain ang kailangan dyan. Chain yon. Ibig sabihin ng chain, kailangan sa harap niya o sa likod niya may gumamit ng bug card. Pero since ngayon, wala siyang ka-chain, walang gumamit, hindi niya ma-activate. Okay. Okay, explain ko lang no further. What if gumamit nga siya ng Mystic Crush, bug card din naman yun. Pero ano kasi dyan, kailangan chained, hindi siya combo. Ang chained, kailangan harap at or likod. Hindi yung mismo AXIE na ginamit niya. Kahit bug card pa yung ginamit niya lahat. Okay, ngayong round na to, kukunti na lang ang buhay niyan at alam kong 3 energy siya dahil ni-reserve lang niya, gumamit lang siya ng Sticky Goo. At ngayon, binabalikan ko lang ulit kasi yung defense niya, gusto kong makita. So almost same lang naman ng Terminator, so kaya natin i-burst yan ngayon. Mga boss, dito na magtatapos ang ating video. Sana meron tayong natutunan at huwag niyo kakalimutan na mag-like, share, and hit notification bell para lagi tayong updated sa APA strategy na ginagawa ng YouTube channel na ito. Thank you and God bless.